Alright, good day mga paps, mga mamsis. So today yung gagawin natin is very basic lang, napakasimple lang nito. Ito yung pagtanggal at pagpalit ng battery. So ano nga ba yung mga palatandaan na kailangan natin palitan yung ating battery? Okay, una, kapag hirap na mag-start, pag ginamit yung push start, hirap na mag-crank yung engine. Pangalawa, humihina yung signal light, pati yung headlight. Pangatlo, din nyo na maalala kung kailan kayo huling nagpalit ng battery. And pang-apat, kahit na i-full charge mo yung battery mo, charge mo siya, pa-full charge, then maya-maya, lobat na uli. So, yun yung mga palatandaan na kailangan mo na palitan ng iyong battery. So, pagpalit guys ng battery, kailangan alamin nyo muna yung sukat niya, then kung anong klase ng battery yung ipapalit nyo. So, importante, i-check nyo sa owner's manual. Ngayon, kung wala kayong owner's manual, pwede nyo i-check yung actual na battery na nakakabit sa inyong motor. Simulan natin. So, step 1, check yung owner's manual. Yun nga, para malaman nyo kung anong klase ng battery yung ipapalit nyo and para malocate nyo kung saan nakalagay yung battery. Kasi merong mga motor o scooter na ang battery ay nakalagay sa ilalim ng upuan, sa may compartment. Then yung iba nasa gilid, yung iba naman nasa front cover, sa harap. Then yung iba nasa stepboard, gagaya nung sa Honda Beat. So, importante malaman nyo muna kung saan nakalagay yung battery ng inyong motorsiklo. Kasi mamaya, baklas kayo ng baklas, wala pala doon yung battery. Halos nahubaran nyo na yung motor nyo, di ba? Hindi pa nakakikita yung battery. Then next step, ito yung napaka-importante sa lahat guys, kailangan nyo tandaan. Kapag magtatanggal kayo ng battery, kailangan unahin nyo lagi ang negative terminal. Bakit negative terminal guys? Kasi yung negative terminal natin guys, nakakonek yan sa chassis ng ating motorsiklo. O doon sa mga metal parts. Kasi once na inunan nyo yung positive, may posibilidad na yung tools nyo na gagamitin pantanggal doon sa positive is madikit sa chassis o sa metal parts ng inyong motorsiklo na pwedeng mag-cause ng sparks o ng short circuit kagaya nito. Yan, para maiwasan yan guys, unahin nyo lagi tanggalin ang negative terminal ng battery. Then next step, tanggalin nyo na yung positive terminal ng battery. Then remove nyo yung nag-hold dun sa battery gaya ng rubber strap o yung iba nakatornilyo, may bakal na nakatornilyo. So yun, remove nyo siya. Then kung may hose yan, remove nyo din. And then, tanggalin nyo na yung battery. So, yung pagpalit ng battery, guys, i-reverse lang natin yung procedure, yung ginawa natin step by step. So, ganun lang naman yung pagbalik ng battery. And, meron akong recommended battery para sa inyo. Ito yung JP, nagawa ng Pinaco. Magandang klase siya, guys. High quality, tsaka high power siya. Itong Pinaco, guys, gawa siya sa Vietnam. So, konting background lang, guys, sa Pinaco battery. Itong Pinaco, guys, ito yung OEM supplier ng mga famous automotive sa ibang bansa, especially nga sa Vietnam. Kagaya ng Ford, Suzuki, Mercedes-Benz, Honda, Mazda, at marami pang iba. Kaya sigurado kayong quality itong battery na to, guys. So, ito, guys, itong battery na to, available siya sa store nila, na located sa 7 and 8 Avenue, Barangay 57, Grace Park, Caloocan City. So, kung malapit kayo dyan, pwede nyo bisitahin yung store nila. And kung malayo naman kayo, pwede kayong umorder sa Shopee o kaya sa Lazada. Sa Shopee, ang pangalan ng store nila guys, yung Nathan 1205. And kung sa Lazada naman kayo bibili guys, ang pangalan ng store nila sa Lazada is tirecenter.ph. Yan, diyan kayo pwede umorder guys ng JP battery na gawa ng Pinaco. So ito guys, nung step na to, ito naman yung paglalagay ng battery. Okay, first, lagay nyo yung battery doon sa battery housing. Then, yung first naman na ilalagay nyo uli, guys, is yung positive terminal. Yun ang una nyong install, yung positive terminal. Then, sunod yung negative. And then, lagay na natin yung rubber strap, o kaya kung may hose yan, lagay nyo yung hose. Itong ginamit natin, guys, is maintenance free siya. Lead acid na battery, maintenance free. So, ito yung pinalit natin. Ito nga yung JP. Nagawa ng Pinaco. Then after mo ilagay yung rubber strap, kailangan nyo munang itest yung battery bago nyo ilagay yung cover ng mga motor nyo. Kailangan nyo itest muna natin yung battery kung gumagana siya o naikabit natin na maayos. So yun guys, after nyo matest, pwede nyo lang ilagay yung cover ng motorsiklo nyo. Then yan, pwede na kayo mag-ride. So yan guys, ganun lang yung tamang pagtanggal at pagpalit ng battery. So yan guys, kung gusto nyo bumili ng JP battery, lalagay ko sa video description yung link sa Shopee and then sa Lazada. So yung iba kasi nagwo-worry, di ba? Yung lalo na pag online, tas battery yung bibili mo. Dito sa, ano guys, itong JP battery sa store nila, wala kang dapat ipabahala kasi yung packaging nila is very secured. Biro nyo, dalawang layer ng styro. After ng styro, naka-bubble wrap pa siya.
Then meron din siyang label na decide up and fragile ganun. So very secured, wala kang dapat kabala kahit ibalibag pa yan ng mga courier, hindi siya masisira. So yung JP battery guys, available din siya sa Tire Center sa Caloocan, Manila, Parañaque, tsaka sa Las Piñas. Yan, available siya dyan guys. So yan guys, highly recommended talaga itong JP battery. So yan guys, kung harap nyo yung quality, high power na battery, JP yung gamitin nyo guys. Tama-tama to sa motor nyo, sa mga scooter. Hindi kayo bibigyan ng sakit ng ulo nito. Unlike to sa mga iba na ilang buwan lang sira agad. So itong JP battery guys, sigurado taon ang bibilangin bago kayo magpalit ulit. So yung link guys ng product, lalagay ko sa video description para kung gusto nyo bumili, gusto nyo magpalit ng battery, click nyo lang yung link, then pupunta na kayo sa store ng sa Nathan 1205 sa Shopee, then tirecenter.ph naman sa Lazada. So yan guys, laging tatandaan, kapag magtatanggal kayo ng battery, unahin nyo lagi yung negative terminal. Then, pag magkakabit naman kayo ng battery, unahin nyo naman yung positive terminal. So hanggang dito na lang guys. Stay safe always. God bless. Thank you for watching. Peace.